Hello, hello subscriber. It's our day 194 and today is April 15 and it's Saturday. Nako, it's a resorts day na naman dito sa ating subdivision sa South Spring Villas. At ito, mag-update tayo ng ating construction ng resort na Bongaville. Ayan na tayo mag-update na. Ayan, ang dami na namang Sabadong-sabado, ang dami nyo namang nag-rent ng mga ating mga resort. Ayan. Update tayo sa ating buhangin. Medyo ito, maayos na siya ngayon. Hindi na kagabal sa daan. Tapos yung ating panambak, ayun, na siya. Standby muna siya dahil meron kaming ginagawang buhos. Tapos last kahapon, nilalagyan na ng formworks yung aking perimeter wall. Pero ngayon ito, nabuhos na siya. Ang daming ibon, no? Ang ganda ng tunog nila. Ayan, no? Nabuhos na siya. Ayan na siya, may buhos na ang ating perimeter wall. Ayan. Hindi ko alam kung ang ganda sa may kabilayan. Pero ang ganda ng hunin ng ibon, no? Silipin natin sa likod kung meron din. Ito yung mga ipa-plastering pa namin. Siguro ito na yung pinakahuli namin gagawin. Yung pagpa-plaster dito sa dingding sa labas. Ayan, patag na yung daan dito. Malinis na. Dito sa kapitbahay namin na subdivision. Ayan, oh. Yung hindi pa pala nabuhusan dito sa side na to. Ayan, kinakabitan pa lang siya ng formworks. Ayan. Ayan, nakita dito yung ating aircon na inisal kahapon, no? Ayan. Ayan, kaya yung dingding natin ng nakaraan, pumapasok yung tubig kasi nga, ayan, hindi pa naka-plaster yung ating pader. Wala pang plastering. Saka syempre, wala din waterproofing. Unlike this nito, may waterproofing na itong mga dark side na yan. Ayan. Ganda na dito sa place, kabilang bahay. Patag na, tapos doon sa unami, semento na. Pwede na tayo mag-jogging dito pag umaga. Ayan, pagka tayo doon sa harapan ng ating resort. Ayan, ang dami natin nilinisin ng mga tambak ko. Papagdutan tayo na may-ari ng lupa pag di natin nalinisan. Ayan, dami talagang tao ngayon, oh. Ayan, puno-puno ng mga kotse, oh. Dito rin, ang daming tao. Yung ibang nakamotor, mga ahente yan. So, yun na yung kung tamad ka mag-uhanap ng kliyente, yan, magpo-provide sa'yo. Nga lang, may komisyon. Ayan. Kaya pinapasa ni Kuya Badong dito sa aming tiny house. Tapos, ano ba ito? Tambak pa lang ba yan? Ayan, nilagyan na nila ng tambak na buhangin. Ayan, para medyo maganda buhusan. Malatag siya. Tapos, ayan, nagpa-plastering na rin. Siyempre, hindi tayo makakakita taas kasi walang hagdanan. Tapos ito, nilagyan sila ng mga ano to, pinutol-putol ng mga bar para support. Ayan, no? Kasi nga, nag-aalala ako na baka bumagsak ako. So, ayan, nilagyan sila ng mga bar. Bawat kanto nilagyan, ayan, no? So, safe na tayo dyan, hindi na yung babagsak. Ayan, dahil sa takot ko, tinumbakan ng bakal, pero isa kaspat, eh. Ayan. Ayan, nilagyan. Ayan, bagay na pa dito. Ayan, secure na tayo dyan. Tapos, ayan, no, nagkikisamin na dito sa ating baba. Kasi tapos na yung ating second floor ng SMA. Lahat na nalagyan na.
So, silip muna tayo dito sa ating pool area banda. Ayan. Ayan na, nabuhusan na siya. Ayan o. Ayan, ang gagawin na lang susunod, bubusan yan. Baka mamayang hapon na pala. So, baka bukas na bubusan yan. Kasi yung iba dito, tinanggal nila yung... Dahil kapos kami sa formworks, yung kinalas namin dito na formworks, nilipat na nila yung sa may dulo. Ayan, recycle lang. Tapos, hindi ko alam kung makakahabol pa bubusan mamaya. Pero baka umabot. Baka bubusan nila mamaya, overtime sila. Ayan, dito na tayo sa second floor. Ako excited na ako makita yung taas kung anong sura na. Pero ito yung baba. Medyo madulas kasi ang dami mga bricks. Ayan, medyo dark yung ating kesa may dito. Oh. May parang lining siya. Oh. May guhit. May effect siyang na ganun, oh. Hindi ko alam na ganyan yung nabili ko. Na may guhit. Ayan, oh. Pero maganda pala siya tignan. Yung isang dami ko plain lang. Ayan, oh. Ito yung... Nagamit yun sa gramit sa taas. Tapos ito yung bara dito ngayon sa baba. Kaya hindi ko na mapansin na may dark siya dito. May guhit. Kaya para siyang may linya. Ito yung susunod nilang nalagyan ng mga metal works. Kasi hindi pa malagyan ng aircon dito. Kasi nga, takot maglagay ng aircon. Baka daw mahirapan maglagay ng mga braces dyan. So, babalikan na lang ng ating aircon yan. So, dito muna tayo. Ay, plano ko sana magpaabang ng wiring dyan. Siguro sa side na lang. Kasi nga gusto ko maglagay. Di ba dito yung TV ko na pang karaoke na naka-built-in sa wall. So, yung TV kasi may antenna rin yan para sa ordinary TV. Eh, may antenna yun. So, di naman pwede padaanin dyan. Siguro mag-aabang na lang ako ng kable papunta rito sa side. Dok, i-sasabihin ko doon kay Foreman para malagyan. Palabas hanggang sa... kung saan man yung antenna ilalagay. Ayun, siguro. Kaysa naman sa Kesame. Kasi hindi pala pwede sa Kesame kasi may beam. Ayan, kung maglalagay ako ng abang ng kable dyan ng antenna, eh, saan lalabas yan dahil may buhos? Hindi pwede. So ayun, di ba natin alam kung anong babagay na tiles dyan kasi wala pa akong tiles dito sa sahig. So hindi ko alam kung anong babagay sa Kesame. Pero ang ganda ng effect niya na may guhit. Imagine yung pagtapos na ito lahat, ang ganda na tignan niyo. Ang ganda tignan pagkatapos na. Parang iba yung styling na dito. Pataas kasi parang merong plywood na yung gilid. Dito parang metal frame na yung nakalabas. Pero pwede naman din. Maganda rin naman tignan. So, ayan, nakit muna natin sa taas para makita natin yung update doon. Aray, tumama ako sa kahoy. Ang ganda na lang kaysa mo.
Ayan, dito na natin sa taas. Natapos na yung tiles. Ayan, ah, hindi pa tapos. Ay, tapos na. Kanto-kanto na lang. Saan pwede tumapak dito? Pwede, no? O, tapos na yung tiles natin. Kaya lang medyo hindi pa malinis. Kaya hindi man, no? Pero ang ganda niya, seamless yung ating ano, dugtungan. Hindi mo makikita masyado. Tapos ito, nakakabit na rin ating aircon. Ayan, pati yung outlet niya nakatago. Ito kasi yung dapat nasaksakan. Iakit siya dyan sa taas. O, yan yung ating aircon, naka-plastic pa. Pwede rin sa yung dulo ito, wala kang putol, buo yan. Sakto. Ang galing pala. Sakto yung tiles natin hanggang dulo. Perfect yung pagkasukat. Eskwalado siya, ibig sabihin. Hindi katulad ng pool natin, tabingi. Tabingi kasi yung pool namin, no. Ayan, ito yung pool. Ano doon kasi, no. Nakabuka dito yung pader, ayan, bumuka dito. Kaya ang dami namin sobrang tiles doon na linagtang. So, ano tawag doon sa dugtong? Sohero? Ano? Seroho. Seroho. Ayun, may seroho kami doon, no. Hindi lang siya mapapansin kasi medyo bricks-bricks yung ano ko, pero pi-close up natin. No, ayun, may seroho siya. Ayan, yung seroho niya, kitang-kita doon sa gilid. So, ibig sabihin, pag ganyan, hindi skwalado yung ating pool. Unlike nitong kwarto dito. Ayan, naskwalado siya. Kasi wala tayong halos na ano. Sakto din sa dulo. Sakto lahat. Halos konti lang yung ano. Ayan. Iba talaga pag naskwalado yung ating ano. Ah, dito maganda na. Kasi pinoplorwaksan na niya. Ano. Pwede na tapakan lahat. Ayan, magpapaan na ako kasi nakakahiya. Nililinis niya na eh. Oh, yan na yung sahig natin, oh. O, kakulay halos ng kesam eh. Di ba? Tapos yung higaan natin dito siguro kulay dark na gray, ano, gray or brown. Tapos yan yung air ko nakakapit na din. Ayan, kaya lang parang ano, iba yata yung kable. Ayan yung kable niya o. Nakatago din nandito sa likod. Ayan, ganda rin to. Ito sakto din yung ano, yung dulo. Ayan. Basa-basa pa. Ito, sakto din yung tesalos, oh. Oh, ang ganda nito, zero, ano talaga. Hindi mo makikita yung dugtungan. Tapos, bakat-bakat pa yung pag-wood niya, ayan, oh. Meron siyang mga kurbada na parang wood. Ayan, yun yung nagustuhan ko sa tiles na to. May bakat-bakat siya na parang wood talaga. Tsaka pag nakapaa ka dito, ramdam mo na parang may texture talaga siya na parang wood. Ayan, kita-kita naman siya habang pasako. O, di ba ang ganda? O, papakinisim na lang yan. Tapos yung kesame mo ganyan. O, di ba? Pero yung kesame sa baba, mas maganda. Kasi nga may guhit-guhit siyang gano'n na effect. Yung kabilang, yung unang room lang, ang hindi pa talaga nalilinis. Pero ito, dinamihan ko na kasi nagpa-apa ako dyan. O, ito na yung buong kwarto. Ayan. O, ayan mami. Ang ganda, di ba mami? Si mami yung ating ano dito, araw-araw na umuulit-ulit na pinapanood to. Ating video. Sinusubaybayan yung ating tiles. O, ayan. Ang ganda ng tiles mo, Mi. Oh. Oh, di ba? Pag mahigaan yan, saka may sliding door na, maganda na ito, Mi. No? Oh, tapos ito naman yung kesame dito sa CR. Oh, ayan, oh. Ayan. May kesame na tayo dito. Ito, nagtatansi na sila. Ayan. Yan yung level ng taas ng tiles. Ah, ito, nakabit na pala yung aircon dito.
Pero wala pa antay sito yung tatitirahin na Manila ngayon. Tapos kay Jerry, doon sa baba, bago mag-ties, palagay din ako ng abang ng tubo. Mula kasi yung dito sa may tabi ng kwarto, doon ko lalagay yung TV. Eh, di ba may antenna yon? Eh, gusto ko mag-abang ng parang kulay blue din o orange pipe na dadaanan ng antenna palabas hanggang doon sa labas ng antenna. O, paalala ko lang, bibili na ako ng orange pipe or kung blue man. Dito ko lang pa-drain lang ako. Yung drain saan? O, tapos bubutasan dyan. Oo. Kaya nakita mo yung pambutas? Yung diamond cutter ba yun? Hindi pa sir. Baka natin lang sa tingin. Oo yun. Para madali. Hindi na mag-tik-tik. Ang tagal lang tik-tik eh. Malapit pa to eh. Oo, yan lang. Tapos diretso doon sa drainage niya, no? Ayan. O mami, ito yung si foreman ng ano, foreman Jerry. Tinatanong ni mami kagabi kung sino daw yung foreman na ano. O ayan mi. Tandaan mo niya pagmumukha. Tinatanong niya ako doon sa bahay. Umuwi ako Marikina agabi eh. Ayan. Tapos ito sa CR natin. Ako, dapat bibili ako ng tires ngayon. Kaya lang, puyat nga ako dahil 5 na ako nakauwi. Hindi pa ako nakabili ng tires. Pero ito, may KSM na tayo dito. Tapos, kaso medyo madilim. Kung mapapansin natin, meron ditong parang bang may ano dyan, rain na kulay na box. Yan yung manhole natin. Pag may mga diferensya sa wiring doon sa Takesame, dyan dadaan. So, meron tayong emergency na akyatan dyan. So, yan. May Takesame na yung CR natin. So, bihira ako makakita ng Takesame na may design din. Karamihan puti. Pero, since marami naman tayo nabiling ano, PVC panel, so, ito na rin pinalagay ko. Ayan na siya, oh. Oh, yung CR natin, ang ganda, diba? Parang sarap magbawas dito. Tapos ito. Tapos hanggang dito yung KSM niya, oh. Ganun labas. Yan, maganda siya tignan. Bibili na kasi, ay. Dapat, baka bukas na siguro. Hindi, papalit. Kung nalakyan lang. Kasi hindi pa naman, ay, wala lang kami si Nelson, no? Oo, papalayos ko na kasi. Sige, ano mo na lang. Bibili ako. Oo, bukas pa naman, bukas na lang. Kaya, kailangan na talaga bumili ng tiles. Eh, anong oras na, hindi na ako aabot. Tingnan natin kung makabukas pa siya. Ito na yung mga kinabit ng aircon dito sa gilid. So, tapos na mag-tie, so ito pa problema ko dito yung daanan. Ayan. Saka yung tie sa baba. Ako. Ano yung pinatapos na pala sa dito? Ayan. O, ayan na yung binuusan, no? Kitang kilala dito. O, ayan na yung binuusan na pang mga dingding natin. Perimeter wall. Yan, nilagyan at pinabuusan niya kasi para dagdag tibay. Yung requirement din siguro yan. Saka ko papatungan ng 3 hall blocks pa para mataas. Ayan. Nung una sabi ko kawayan lang eh. Kaso baka dito mabukbok eh. Akitin ng magnanakaw, di ba? Natutulog yung customer dyan, dadaan yung magnanakaw. Kasi meron dito sa ibang resort dito, tulog lahat ng guests. Tapos nakalimutan nilang ano, bukas yung pinto, ayan, napasok. Eh, ito naman, kung sarado yung gate, tapos mababa yung ating dingding, o baka dyan dumaan, di ba? Lala na mataas yung kabila. So, mas magandang taasan na natin yung ano, yung ating bakod para safe na walang dahilan na dadaanan ni magnanakaw. Yung naubos na.
O sige, try kong dumaan ngayon. Kaso traffic na. Abot pa ngayon hanggang ngayon? Hindi na. Abot pa naman po yung bukas po yung ano. Ay, yung bukas. O sige, bukas na kukuha ng maaga. Bukas pa hanggang bukas. Ano, sa ano lang. Ay, sige ko pala bukas, no? Yun lang. Try ko umabol talaga mamaya. Wilcon, bukas yung Wilcon. O, bigyan mo nga ako kung ano pala ko. Ano itong isa? Ayun po yung balak. Ah, ito yung, hindi, itong isa yung, kailangan ko bumili nito. Ilan-ilan nito? Apat. Tapos ito, isang ilang, maraming mga dalawang box na. Tatlong box. O, sige, okay. Kasi pag walang sample, hindi, nahirap ano eh. Parang excited na ako makita ang tapos niya kasi ang ganda nga oh. Tapos ano, plano kong tiles niya sa sahig, gray lang siguro. Magmamatch kaya yan dyan. Light gray lang na tiles. Yung parang ano lang. Ayun, kasi yun, nakakabit pa yun ng mga formers doon. Ay, akala ko kanina, ano lang, metal lang. Tinakpan din pala siya ng ano, para ng hardiplex na ano. O, ayan, so, try ko tumakbo ngayon sa hardware. Kahit bukas pa, mahabol tayo ng ano, ibang stock. Ayan, nilalagyan nila ng bakal na. Mayaman kami sa buhangin, kaya buhangin na yung pinapangano namin. Hindi nagraba? Ay, may konting braba pa. Huh? Mayaman. Ha? Ah, para hindi mabasag yung tubo, no? Ah, kasi mabigat din yung ano, semento. Baka madurog pag tumagal. At least pagka buhangin siya. Oo. Yung buhangin kasi daw para siyang mag-a-act as ano, shock absorber ng bigat. So, kung mabigat man yung buhos natin, itong katagalan, pag lumundo siya, itutulak lang ng tubo yung mga buhangin. Pero tang diba tatakpan din yung ano na yan, yung clean out? Ako po. Matatandaan ko. Paano kung makaman yung titigil na pag ano? Hindi. Ano yan? Madaling tanggalin? Parang madali? Ni-trigger. Ah, makikita ko yan? Ni-trigger. Ito.
O, hindi ibig sabihin, tatakpan ng tayo siya, di ba? Hindi. Hindi po. Nakaalas siya, naka... Ah, nakalabas yan? O, di... Nag-cordy lang. O, di kita siya sa ano? Hindi, nakagalan po siya, itong tayo. Ah, nakatayos pa rin. Nakatayos ko, mahubo. Oo. Katanggay na. Pero yung tayo, hindi mo mabasag yun kasi hindi naman nakasemento. Nakaano siya, nakadito siya dito, nakabilog din siya ganito. Ah, bilog din ang sukat? Ah. May bilog daw. Sige, hindi pa ako nakakita ng gano'n eh. Kasi sa Marikina, may clean out din, pero nung gagawin na namin, hindi na namin makita. Tiniktik na namin, binutasan. Tinabunan yun. Tinabunan. Pati yung sa may Poso Negro, hindi namin makita kung saan yung sipsipan. Ginawa namin, binutasan na lang talaga. Yan talaga bibilugin din para makita. Para makita siya, para pagbukas nyo, pagsundot. Mas madali na. Oo, oh, ayan. Madali na makita kasi gagawin nila may hugis bilog. Hindi na ako magkakapakapa kung saan kasi baka maubos yung toys ko. Kakahanap. Bubuksan lang naman yan pag halimbawa may mga customer na ano, mga babae minsan kasi nahiyang itapon sa basurahan yung napkin nila eh. So imbis na itapon sa basurahan, diyan nila sa bawal nila ipa-flush o di magbabara. Pag nagbara na, yan na. So kailangan mo nang buksan. Yung lalaki naman, minsan tatapon din ng brief. Pag nadumihan na yung brief na, nahiyaan na silang yan. Yan. Kaya dapat talaga may clean out. O, oh, kaya ba daw si Mami, hindi mo na pinabate? Binabantihan ka lagi sa ano? Sa video. Sabi niya, ba daw lakad ng lakad? Sabi niya, ganun. O, oh, ayun Mami, may ginagawa si Kuya Bado ngayon. O. Oh. Siya nagpa-plastering dito. Ayan. Kaso hindi tayo makakay sa taas kasi nga. Lalagyan ko na lang siguro dito yung pambombero eh, no? Kapadoos gusto lang pababa. Kasi pag akyat ko, problema. Parang palusebo. Ha? Oo nga, no? Diyos ko, nahirapan ako maghanap ng ano, pabibendan ng ano. Mabibig na lang. Papa, papagawa na lang siguro ako ng gawaan. Ano na? O, oh, ayan. Medyo daming guest, oh. Nga naghahakot. Hmm. Dami. Tapos si ano dito, si kapitbahay namin si Jason, oh. May tinda mga salbabida dito, oh. Yan, para pag ba, ano, kompleto na. Nakon doon yata si Mayor, oh. Ay, pusa, masagasaan ka. Oh, ang ganda ng sasakyan, jeep, oh. Ang ganda. Gusto ko din yan, ah. Magkano mga salbabida? 200 isa. O yan, 200 lang isa ng salbabida. O. Siyempre yung iba excited, hindi na nakakabili ng salbabida. Dito marami. Yan. So ayan. Yan yung ating update muna sa ngayon. Siguro baka bukas tapos na yung ating kesame sa baba. So, medyo baka po abutin din ako ng alas 5. So, dapat itapusin ko na talaga itong vlog na to. Kasi nga, habol tayo ng hardware. Bukas Linggo. Baka wala akong mabili. Yung mga kailangan nila sa Wilcon, medyo mahal. So, ang tapusin na natin ng vlog natin. Sa mga hindi pa dyan nagsasubscribe. Baka naman, at unti-unti tayo madagdagan. At pakiclick na rin na siyempre yung ating bell icon para lagi kayong updated pag meron tayong video dito sa aming channel na Bong and Jeff. At laging masubaybayan itong aming construction na Bong Gabriel Resort. Dito yan sa May Bukal, Calamba, Laguna. Ang aming village is South Spring Villas. Ayan, punong-puno kami ng mga resort. Ayan, yung mga resort. Puro resort dito. Wala yata dito yung residential talaga. Ako lang, kailan lang kami nakatira dito ng mga owner. Na talagang owner. Karamihan mga caretaker lang talaga nakatira dyan. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye!